Magandang gabi po. Posible raw na i-lockdown ang Pilipinas kung makapasok na sa bansa at marami ang tamaan ng bago at mas nakakahawang variant ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Ayon yan mismo kay Pangulong Duterte. Hinigpitan na ang pagbabantay sa border sa Sulu Archipelago matapos ma-detect sa kalapit na Saba ang isa pang bagong variant ng naturang virus. Nakatutok si Athena Imperial. Nakapasok na sa Saba ang isang bagong variant ng SARS-CoV-2, ang virus na sanhi ng COVID-19. Dahil malapit lang ang Saba sa Sulu, nanghingi na ng tulong ang Sulu Provincial Government sa IATF para hindi makapasok sa kanilang teritoryo ang bagong COVID variant. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Duterte sa kanyang emergency meeting sa IATF at medical experts kagabi. Sulu Governor Abdo Sakurtan on Friday told the Manila Times that he had instructed his staff to consult the task force on how best to handle the emerging situation. Saba is less than 29 hours by boat from the Sulu Archipelago. What is very important in that area is really the control of the entry of people. Yes, Mr. President. Maybe we should also ban the movement of people from Saba to Sulu. Sabi ng World Health Organization, hindi ito ang variant ng virus na unang nakita sa United Kingdom. Gayunman, inalerto na raw ng National Task Force Against COVID-19 ang lahat ng paliparan sa bansa na ma-isolate ang lahat ng pasahero mula UK. Sa ngayon, isa sa mahigit 70 dumating sa bansa mula sa UK ang may COVID-19. Hindi patukoy kung ang virus ay katulad ng variant sa UK. Nasa New Clark City sa Tarlac ang mga pasahero at naka 14-day quarantine. Base sa report, 59 na ang mayroon ng test results kung saan 53 ang negative. Ngunit may isa pong nagpositibo sa COVID at inaantabayanan natin ang 23 na natitirang resulta. Inaprubahan naman ng Pangulo ang rekomendasyon ng DOH at health experts na gawing mandatory ang pagtapos sa 14-day quarantine period sa New Clark City. Ang hanggang December 31 lang dapat na travel ban sa mga flight mula UK kasama na ang mga eroplanong dumaan lang sa UK, extended ng 2 linggo. Magpapatupad naman daw ng travel ban sa ibang bansa kung nasa community transmission level na ang new variant doon. Ayon sa health experts, hindi naman kailangang mag-lockdown. Kailangan lang daw na ipatupad at sundin ang minimum health standards. Siguro we would like also to clarify, no, the mode of transmission remains the same, respiratory droplet, and this virus, we expect the mutations. So to impose a lockdown or travel restriction will not be sustainable in the long run. The WHO recommendation for now is not to restrict travel, but to ensure that our public health interventions are in place and that the country is ready to mitigate any event that the transmissibility or this new strain will come into the country. Gayon pa ng health experts, mahalagang palakasin at ponduhan ang genomic sequencing at biosurveillance, hindi lang sa mga dumating sa Pilipinas galing sa bansang may new variant ng COVID, kundi pati na sa mga lugar kung saan tumaas ang COVID cases. We have to bear in mind that the mutations, as was already repeatedly mentioned by the medical experts, will not only happen from outside of the Philippines, but can also happen within the country, independent of what is happening outside of the country, by virtue of burden of disease, infection. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Hindi pa na-detect sa Pilipinas ang bagong variant ng SARS-CoV-2 na unang nakita sa United Kingdom. Pero paalala ng mga eksperto, dapat makagawa ng paraan para hindi makapasok sa Pilipinas ang mga bagong mutation ng virus. Nakatutok si Mai Bermudez. A701V ang tawag ng Director General of Health ng Malaysia sa bagong SARS-CoV-2 variant na kumakalat doon. Hindi pa raw tiyak kung ano ang epekto nito,
pero karamihan daw ng COVID cases cluster doon, meron ng SARS-CoV-2 variant na ito. Kaya posible raw na ito ang maging dominant strain doon. Ang bagong variant, nakita na rin sa Australia, the Netherlands, England at South Africa. Ayon sa World Health Organization, ang bagong mutation sa Malaysia, iba pa sa mutation sa unang nakita sa United Kingdom. B.1.1.7 ang tawag sa mutation sa UK na patuloy na kumakalat sa iba't ibang bansa. Tinutukoy rin ito bilang SARS-CoV-2 2020-1201 o first variant of concern from 2020 December. Meron na rin ito sa Canada at Sweden. Batay sa mga pag-aaral, 70% transmissible ito o mas madaling makahawa. Pero wala pang indikasyon kung ang virus na ito ay nagdudulot ng mas malubhang karamdaman at kung maaapektuhan ito ang pagtalab ng bagong bakuna kontra COVID. Only transmissibility is increased but not the virulence or the severity of the infection. So as of now, that those are the findings and we will need to await further reports from the United Kingdom. Sabi ng DOH, wala pang nadedetect na B.1.1.7 sa Pilipinas. So far, yung distinct genotype, kumbaga yung sequence of mutations doon sa UK, hindi pa naman natin nakikita sa mga samples natin, which we did until October. Hindi po natin alam kung yung October, November and December samples natin, meron na o wala. Kaya pag the next weeks, ito po yung ating gagawin together with our partners, NIH at saka RITM, para mapaigi natin yung ating genomic biosurveillance. Ano nga bang variant ang dominant dito sa Pilipinas? B614G, nadidetect pa rin natin dito sa Pilipinas, and in fact, it's probably the dominant strain now. If we remember in June, when we had the surge of cases, there was actually a new variant that came from Europe, yung D614G. And this was actually worse. It was 3 to 9 times more infectious than the original virus po. Ang naturang mutation, kumakalat din sa Malaysia kasabay ng bagong SARS-CoV-2 variant doon. Sabi ng UP Philippine Genome Center, nasa 12,000 ng mutations ng SARS-CoV-2. Natural lamang nagmimutate ang mga virus. Pero hindi naman daw lahat ay significant o malaki ang epekto. Sa Nigeria nga, may na-detect ding bagong mutation na ayon sa Africa Centers for Disease Control ay iba pa sa variant na nakita sa UK at South Africa. Pinag-aaralan din daw nila ang bagong sequence na ito. Sabi ng mga eksperto sa Pilipinas, ang mahalaga makagawa ng paraan para maiwasang pumasok sa bansa ang mga bagong mutation. Tama po yung ginagawa natin ngayon na we're restricting travelers coming from UK, and we also need to check on other travelers coming from other countries where the variant is also reported. Sa ngayon, may 40 bansa na ang nagpatupad ng temporary travel restrictions para sa mga biyaherong nagmula sa United Kingdom kung saan nakita ang bagong variant ng SARS-CoV-2. Ang Japan, nagpatupad na ng ban sa pagpasok, hindi lang ng mga mula sa United Kingdom, kundi sa lahat ng non-Japanese nationals mula sa mga lugar kung saan meron ng B.1.1.7 variant. May Bermudez, Nakatutok, 24 oras. Matapos ang mahigit 5 buwan na itala ngayong araw ang pinakamababang bilang ng bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. 883 ang naitalang bagong kaso para sa kabuuang 469,886 COVID-19 cases. Ayon sa DOH, ang pagbaba ng kaso ng COVID ngayong holiday season ay inaasahan na dahil sarado ang maraming pribadong laboratorio at bumaba ang bilang ng mga pasyente sa mga bukas na lab. Nadagdagan naman ng 7,635 ang new recoveries, kaya 438,678 na ang bilang ng mga gumaling. 42 ang nadagdag sa mga nasawi para sa kabuuang bilang na 9,109. Pinakamarami sa mga may bagong kaso sa Rizal, Quezon City, Benguet, Davao City at Maynila. Sa 22,099 active cases o yung mga nagpapagaling pa, 80.2% ang mild, 9.9% ang asymptomatic, 6.2% ang critical, 3.2% ang severe at 0.43% ang moderate. Patuloy ang paghahanap ng Pilipinas ng bakuna laban sa COVID. Pero sa emergency meeting ng IATF kahapon, may nabanggit ang Pangulo tungkol sa mga sundalong naturukan na umano ng bakunang galing China.
Nakatutok si Dano Tingkungko. Handa raw tapusin ni Pangulong Duterte ang Visiting Forces Agreement kapag hindi nakapag-deliver ng COVID vaccine ng American pharmaceutical company na Pfizer. Ang kanila lang kasi kay yung Visiting Forces Agreement matatapos na. Ngayon, pag hindi ako pumayag, aalis talaga sila. Kung hindi sila makadeliver ng baski na lang yung minimum of mga 20 million vaccines, they better get out. No vaccine, no, stay here. Sabi ni Vaccine Czar at NTF Chief Implementer Carlito Galvez Jr., may mga inaasahang mapipirmahang kontrata sa Enero kaugnay sa bakuna kontra COVID. The earliest, sir, is May, sir. We are already 85% of the contract for 20 million for the government and 10 million for the private sector. Then another US-based, India-based vaccine, we might be having our contract signed by January. Pfizer also by January, sir. And also Moderna, we just have an initial arrangement for 20 million doses. So all in all, sir, if we will get Novavax, AstraZeneca, Pfizer, J&J, and also Moderna, we might have more or less 80 million doses. Posible pa raw yung madagdagan depende sa magiging resulta ng negosasyon sa Gamaleya ng Russia at Sinovac ng China. Sa mga bakunang ito, Pfizer pa lang ang may application para sa emergency use authorization sa FDA. May mga pag-uusap na rin sa pagitan ng ating gobyerno at Moderna ng Amerika. Sa isang tweet, sinabi ni DFA Secretary Teddy Boy Loxin na back on board na ang Moderna at minamadali na raw nito ang isang malaking shipment. Dagdag ni Loxin, sa hinaharap daw may kompletong bakunang mapagpipilian ang publiko pero hindi raw ito ide-deploy hanggat hindi muna nababakunahan ang magre-rekomendang i-deploy ito sa publiko. Yun nga lang, mismong Pangulo nagsabi, may ilan na raw naturukan sa bansa ng bakuna ng Sinopharm ng China. At sabihin ko sa iyo, marami na ang nagpa-injection dito sa Sinopharm. At huwag kang tumingin sa akin kaya hindi kita kilala. Halos lahat ng sundalo na tusukan. I have to be frank and I have to tell the truth. I will not voice a lie, not all soldiers. Hindi pa kasi policy. If it is policy now to have them injected with... Pero gusto ko mauna sila because I do not want a sickly armed forces and a sickly police. Nang tanungin dito si DOH Secretary Francisco Duque III. Hindi po ako makapagsalita ng kompleto patungkol dito dahil yun lang din po yung narinig nyo ang narinig ko. We'll have to defer to the President the basis for his statement. Ginagamit na ang bakuna ng Sinopharm sa China sa kanilang frontliners kabilang ang kanilang mga sundalo. Wala pang impormasyon ang Pilipinas kaugnay sa ginagawang phase 3 clinical trial ng Sinopharm. Tinanong din ang Pangulo sa pulong kagabi kung pwedeng muling magpabakuna kung nakapagpaturok na ang isang tao ng COVID vaccine. Ako ang may problema ngayon. For example lang, pwede ako magpabakuna uli pagdating ng Pfizer mo. I think our immunologists here and would say na posible naman po, no? Kaya lang masyado lang pong bago pa kasi tas iba-iba po yung platform, iba-ibang teknolohiya na hindi pa po siguro tayo ready paghaluhaluin. Dano Tingkong, Nakatutok 24 Oras. Patay ang isang lalaki sa Valenzuela matapos pagsasaksakin. Kwento ng pamangkin ng biktimang si Eduardo Mercado, bibili lang sana sila ng sigarilyo nang lumapit ang suspect na si Erwin Bagtas. Nang hingiraw na si Bagtas ang sigarilyo, nang maglabas ng 1,000 piso si Mercado, hinablot daw ito ni Bagtas. Dito na raw nagtalo ang dalawa hanggang sa nasuntok ni Mercado si Bagtas. Tumakbo si Bagtas at pagbalik, may dala na siyang kutsilyo saka pinagsasaksak si Mercado. Nahuli ang suspect sa follow-up operation sa Antipolo. Naharap siya sa kasong theft at murder. Wala pa siyang pahayag. Naihatid na sa kanilang huling hantungan ang mag-inang Gregorio na pinagbabaril ng nakaalitang pulis noong Linggo. Nakatutok si Bernadette Reyes.
daan-daan ang nakipaglibing sa mag-inang Sonia at Frank Anthony Gregorio. Nakaitim silang t-shirt na may panawagang hustisya para sa mag-ina. Eksaktong isang linggo ang nakararaan nang barilin sila ng nakaalitang si Police Staff Sergeant Jonel Nuezca. Sa dami ng tao sa libing, panayang paalala ng crowd controller na sundin ang physical distancing. Ang live-in partner ni Frank, napaupo na lang sa silya habang ibinababa ang kabaon. Muntik ding himatay ng mister ni Aling Sonia na si Florentino matapos ang libing sinalubong ang pamilya Gregorio ni Police Colonel Narciso Domingo, Deputy Director ng Police Region Office 3. Nagpaabot ng pahikiramay ang PNP sa mag-anak. Ang pamilya Gregorio napatawa na raw ang sospek at hahayaan na raw nilang gumulong ang hustisya. Meron po tayong bata. Managot po siya sa mata ng Diyos. Managot po siya sa mata ng bata. Hindi rin daw sila galit sa buong PNP dahil sa nangyari. Ayon kay Domingo, hihintayin pa nila ang court order para ilipat ng kulungan si Nuezca. 7 saksi na raw ang kanilang nakausap, kabila ang mga minor de edad na may kuha ng video. Ang assurance ng Police Regional Office 3 ay patuloy na bigyan ng proteksyon yung mga naiwan ng mga biktima, pati na rin yung, yung pamilya ng suspect natin. Ipinagpapatuloy din daw ng PNP ang paglinis sa kanilang hanay. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa NAIA kasunod ng utos ni Pangulong Duterte na ipag-mandatory 14-day quarantine ang mga manggagaling sa mga bansang mayroon ng mas nakakahawang SARS-CoV-2 variant. Nakatutok doon live si Mav Gonzalez. Mav? Marie, sa pag-iikot natin dito sa NAIA Terminal, sikakaunti lang talaga yung pasahero ngayong araw kasabay nga nung pagsasabi na kailangan natin ng mas mahigpit na pag-iingat at pagbabantay para hindi makapasok sa Pilipinas ang bagong variant ng SARS-CoV-2. Tila ghost town sa NAIA Terminal 3 kanina, mabibilang ang mga pasaherong dumarating. Sa tumal ng pasahero, midlip na lang ang ilang baggage porter. Ang OFW na si Rubenda, maagang dumating para sa flight niya pa Dubai ngayong gabi. Natakot naman ma'am, pero ang sa taas na lang po ang bahala po kung ano talaga. Kasi hindi natin maiiwasan ma'am, isa lamin natin makasalubong. Ang magpinsang ito, babalik na sa trabaho sa Dubai matapos magbakasyon. Hindi naman daw sila nangangambang bumiyahe. Doon naman sa pupuntahan naming bansa, ano naman siya, maganda naman yung ano nila sa health. Sa NAIA Terminal 1, bukod sa pag-check ng temperature, may disinfection tents. Required siyempre ang face mask at face shield. Sabi ng MIA, naghihigpit sila sa monitoring ng pagdating ng mga pasahero. Ang banned lang sa ngayon ay ang flight sa UK. Sabi ng DOH sa Pangulo kagabi, hindi pa kailangan ng travel ban sa ibang bansang may kaso ng bagong strain ng virus. I-consider lamang ang travel ban, Mr. President, kung nasa level na ng community transmission ang new variant sa naturang bansa. Pero kanina, inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque na magpapatupad ng mandatory 14-day quarantine sa New Clark City ng mga manggagaling sa mga bansang meron ng bagong SARS-CoV-2 variant na unang nakita sa UK at sinasabing madaling makahawa. Kasama na riyan ang Hong Kong, Singapore at Japan. Malapit lang ang mga ito sa Pilipinas at maraming Pilipinong naninirahan o nagtatrabaho roon. Pag-aaralan daw ng DOH at health experts kung kailangan na nga bang i-restrict ang pagpasok ng mga traveler mula roon. Kasabayan ng pagtukoy ng risk classification para sa iba't ibang lugar sa bansa sakaling magkaroon ng post-holiday surge. Gaano man kadelikadong bumiyahe at kahigpit ang mga protocol, may ilang kababayan tayong susuungin pa rin ang panganib. Buo talaga yung ano ko, yung pangarap ko kasi para sa pamilya. Buo talaga ang desisyon ko po na makaalis po. Actually, tagal ko na itong hinihintay, ma'am eh. Dati pa yun. Tapos nagkaano lang dahil sa pandemic. Baka puso, nagbabala ang NDRRMC na posible magdulot ng pagbahat landslide sa ilang bahagi ng bansa ang pagulang dala ng dalawang LPA at ang Amihan. Sa Tugigaraw, Cagayan nga, tuloy-tuloy ang pag-ulan kaya walong kalsada ang binaha. Ayon sa Cagayan Province Information Office, asahan ang pagtaas ng tubig sa Cagayan River dahil sa ulan.
Patuloy naman ang pagtaas ng tubig sa Aklan River sa Kalibo. Pero ang ilang residente pinagpapasalamat pa ito dahil paniwala nila may biyayang hatid ng pag-ulan sa kanilang lugar. Pinapayuhan pa rin ng otoridad ang mga residente na mag-ingat, lalo't itinaas na sa red alert ang ilang barangay malapit sa ilog. Magpapaulan pa rin sa maraming bahagi ng bansa ang dalawang low pressure area. Ayon sa PAGASA, apektado niyan ang buong Luzon at ang Samar provinces. Nakakaapekto rin ang amihan sa Northern Luzon. Ang maulang dala niyan, posible pa rin magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil sa madalas na pag-ulan, patuloy rin tumataas ang water levels sa ilang dam. Parehong nakabukas ang tig-isang gate ng Magat at Angat dams para magpakawala ng tubig. Huling namataan ang PAGASA ang isang LPA sa layong 40 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Ang isa pa, nasa 190 kilometers Hilaga, Hilagang Kanluran ng Puerto Princesa, Palawan. Sabi ng PAGASA, ang LPA sa Palawan ang posibleng maging bagyo habang papalayo ito sa bansa. Basa sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-ulan umaga bukas sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Aurora, Quezon Province, Mimaropa Region, Western Visayas at Mindanao. Pagsapit ng hapon at gabi, uulanin na rin ang iba pang bahagi ng bansa. Posible ring muli ang ulan bukas sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nabinyaga na ang anak ni Kapusuhang Crojon Cruz at aktres na si Diane Medina. Isinabay ng mag-asawa ang binyag ni Baby Joaquin sa kanilang first wedding anniversary. Present sa binyag ang ilang kaanak at malalapit na kaibigan kabilang si Raver Cruz na tumayong ninong. Sinundan ang binyag ng isang intimate reception sa tahanan ni Rojun at Diane. Nakasunog sa ilang probinsya. Sa Ilocos Norte, isang lola ang namatay. Nakatutok si Katrina Son. Nasunog ang bahay ng 82 anyos na si Josita Bernal sa Lawag, Ilocos Norte. Kwento ng kanyang pamilya, mag-isa lang si Bernal sa kanyang bahay nang mangyari ang sunog. Hindi raw nila namalayan ang sunog. Ayon sa BFP, naging pahirapan ang pagpasok sa bahay dahil nakakandado ito at kinailangan pang wasakin ang bintana para maapula ang apoy. Problema sa linya ng kuryente ang tinitingnang sanhi. Patay rin ang magkapatid na menor de edad na sina Jennifer at John Michael Gargoles matapos masunog ang kanilang bahay sa Tubod, Lanao del Norte. Base sa investigasyon, iniwan sa bahay ng kanilang mga magulang ang dalawa at ikinandado ito para magtrabaho. Wala pang pahayag ang mga magulang nila. Nasunog din ang bahay ni Jimenez, Misamis Oriental Mindoro, Rosario Balais. Nagsimula ang sunog baga alas 12 kagabi at naapula matapos ang isang oras. Nagkaroon din ng brownout. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Katrina Son, nakatutok 24 oras. Sakali mang magkaroon ng biglang pagdami ng COVID cases ngayong holiday season, handa raw dyan ang mga health worker. Pero sana raw mahigpit pa rin sundin ang health protocols. Sa Ilocos Norte, may nabistong nameke na antigen test result para makalusot sa checkpoint. Nakatutok si Von Aquino. Magtatangka sanang pumasok sa Badok, Ilocos Norte ang Chinese national na ito at kanyang driver sakay ng kanilang van. Pero sa border checkpoint pa lang, hindi na sila nakalagpas matapos mabistong peke ang ipresenta nilang antigen test results. Ayon sa pulisya, napansin nilang scan lang ang pirma ng medical technologist sa kanilang test result at wala ring stab seal. Inaresto sila at nahaharap sa reklamong falsification of documents. Wala pa silang pahayag. 25 new cases naman ang naitala sa Baguio City, isa ang bagong talang nasawi. Ayon sa City Health Office, 328 ang active o nagpapagaling pa sa 3,752 total cases sa lungsod. 22 new cases naman ang nadagdag sa Batangas City habang 10 cases sa Lipa. Ayon sa Provincial Health Office, 11,462 ang total cases sa probinsya, 430 ang active o nagpapagaling pa. Base naman sa datos ng Octa Research Team, nagkaroon ng pagbaba sa COVID cases sa National Capital Region, kabaligtaran sa inaasahang pagtaas ngayong holiday season. Maaring dahil daw ito sa pagsasara ngayong holidays ng mga testing center. 38% lang ng mga kailangang itest ang nai-report noong December 25.
Kung tunay ngang pababa na ang kaso sa NCR, makikita raw yan pagpasok ng mga bagong datos. Sakaling magkaroon ng surge matapos ang holiday season, handa naman daw ang mga health worker. Ito naman ay natural sa amin and kaya nga medyo kami naman ay nag-anticipate. And we keep on calling the attention of everyone na nire-remind namin sila na to strictly implement no yung health protocols natin kahit na tayo ay nagse-celebrate ng holiday season. Von Aquino nakatutok 24 oras. Apat na araw bago ang salubong sa bagong taon, may ilan nang namili ng mga bilog na prutas. Sa Divisoria, mas mahal ang bentahan ng mga native na prutas kaysa sa mga imported. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kahit maulan, lumuwas mula Laguna si Aling Josie para mamili sa Divisoria ng mga pinaniniwala ang pampaswerteng bilog na prutas. Maaga siyang namili kahit apat na araw pa bago ang salubong 2021. Para po iwas siksikan, saka ano, mura-mura pa. Mas mura rito ang mga prutas na imported. Ang mansanas, orange at peras na 35 pesos kada piraso noon, 20 hanggang 25 pesos na lang ngayon. Sa ubas, ang bentahan last year, ang isang kilo, 250. Ngayon, makakabili ka na lang ng 180, 160. Ang ilang native namang prutas, tumaas ang presyo. Sa huling weekend, bago magbagong taon, matumal pa ang bentahan ng mga prutas dito sa Divisoria. Marahil dahil na rin sa mas mataas na presyo ng ilang prutas ngayon. Ang pakwan na dati 35 pesos kada piraso, 50 pesos na ngayon. Ang dalanghita, 40 pesos na ang kilo mula 30 pesos. Dahil po siguro sa pandemic, dahil po sa hirap ng pagbiyahe-biyahe, kaya po nagmahal po yung prutas ngayon. Si Ermelette, kukumpletuhin pa rin daw ang mga prutas na pinaniniwalaan niyang pampaswerte. Dala-dalawa, kaya isa-isa na lang po para makompleto. Meron din mga panindang pailaw rito, pero wala mga ipinagbabawal na paputok. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dadahan-dahanin ng Pilipinas ang pagpapadala ng mga nurse sa United Kingdom at Germany. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, imbis na suspindihin ang deployment, ito na lang ang gagawin sa gitna ng pagkalat ng mas nakahawang variant ng COVID-19 sa UK. Ang mga nurse na papayagang umalis, papipirmahin muna ng waiver. Sa ikalawang linggo lang ng Disyembre, opisyal na inalis ng POEA ang deployment ban sa health workers. Nasa 5,000 healthcare workers ang pinayagang mga ibang bansa simula sa susunod na taon. Ready to conquer 2021 ang Kapuso actress na si Andrea Torres. Sa kanyang Instagram account, ipinakita ni Andrea ang kanyang fit body, suot ng isang purple two-piece bikini. Ang kanyang caption, gearing up for 2021. Ipinost din ni Andrea sa IG stories ang behind the scenes ng kanyang pictorial. Kuha ang litrato ng sikat na photographer na si Sander Angeles. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Ivan Merit. Sa ngalan ni P.R. Canghel, ako po si Mariz Umali. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.